You are the strength.
sa buong kagalakan sa Diyos ang magiging kapagsalitan. Ngayon, ay kung kadalawang po tatlong taong anibersaryo ng KCSRC. Amen? Pasalamat sa Diyos, tayo po ay narito ngayon uli para makinig ng mensahe ng Panginoon. Okay? Ang ating po pag-usapan ngayon, ang mensahe ng Panginoon, na ibinigay po sa atin ngayong kadalawang po tatlong taong anibersaryo, ay matatagpuan po sa aklat ni Isaiah chapter 43 verse 18. Ang sabi po ay ganito, "Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, now it is spring up. Do you not perceive? If I am making a way in the wilderness and stream in the wilderness." Tapos sa Tagalog po, ito ang sabi niya, "Ilitig mo na sa limot at huwag na alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba nakikita? Gagawa ako ng isang daan, tagitan ng disyerto, at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito." Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal salita. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat po kami ngayong umaga, kami po'y nagkatipon upang makinig ng iyong salita. Dalangin po ang gabay at patubay ng iyong banal na Espiritu na siyang maging tigapagturo po namin sa umaga pong ito. Dalangin po, ito ang mataas at mahayag sa aming kalagitnaan at ikaw o Diyos ang aming pabigyan ng kapulihan. Bigyan po kami ng malinaw na tatahakin sa aming paglakad sa mundong ibabaw na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, kami magkaroon ng pananalig, lakas ng loob, Panginoon, na harapin ang mga suliranin at problema na aming pinagdadaanan. Tunay nga o Diyos, ikaw ang Diyos na pagpala at pumpuro ng habag at hindi mong papabayaan ang iyong anak. Maraming salamat at samahan kami hanggang sa matapos ng pag-aaral na ito kung aming samagdalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Okay, dito po sa ating binasa, ay bibigyan ko po ng background para lumahan natin yung maunawaan. Okay, ang ating title po ngayon, pinamagatang po, Press Start. Amen? So, ano po ba yun? Stepping out in faith. So, ngayon po ay new normal. Amen? So, kailangan po tayo po ay mag-adjust din. Tayo po ay sumumay kung sa pagbabago. Kailangan po ang umanang ng palataya ay meron po tayong malawak na pangunawa, fresh revelation from the Lord, at sa ganun po, hindi po tayo nadadaya ng kaaway at hindi po tayo nanghihina. Amen? At alam po natin ang gagawin ng Diyos sa kanyang bayan. Amen po ba? So, mamaya makikita po natin yung letter S, letter T, letter A, letter R, letter T. So, ginawa po ng acronym niya para po madali natin maunawaan. Okay, sabihin po natin ang introduction. Sa Isaiah chapter 43 po, sa verse 1 hanggang 7, binanggit po rito, mga magulang kapatid, yung pagliligtas na gagawin ng Diyos sa bansang Israel o sa mga Israelite. O, ginawa ko lang po yung verse 1 hanggang 2, gabi kung gano'n, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumigtas sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking. So kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka manulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka manulunod, hindi ka matutupok. So dito po binibigyan ng assurance ng Diyos ang mga Israelita na ano man ang mangyari, sila ay puprotektahan ng Diyos at kasama ng Diyos ang mga Israelita. Okay. So, dito naman po sa verse 8 hanggang 13, saksi ni Yahweh ang Israel. Sabi mo ganon, sa verse 8 and 7, sinabi ni Yahweh, "Paharapin niyo sa akin ang aking bayan. Sila'y may mga mata, ngunit hindi nakakita. May mga tenga, ngunit hindi nakakarinig. Tawagin ang mga bansa sa panahon
ng pagbibigay, sino sa kanilang Diyos ang makakuha sa mangyayari? Sino sa kanila ang nakahula sa mangyayari ngayon? Balaan silang magharap ng mga saksi para patunayan ang kanilang pinasabi at patunayan sila ng tama. Okay? So dito po, sinabi naman ni Yahweh na ang mga taga-Israelita, hindi nila makita yung magandang plano ng Diyos sa kanila. Kaya dito, medyo pinagsabihan po sila, paharapin mo nga ang bansang Israel sa akin. Meron silang mga mata, pero hindi nila nakikita. No? Meron silang tenga, pero hindi nila makarinig. So, bakit po kaya sinabi ng Panginoon yun? Hindi ba? So, sa ating pag-aaral na ito, kailangan po ay maunawaan natin yung mga plano ng Diyos. Hindi ba? So, sa verse 14 naman po hanggang 21, sinabi ni Yahweh, ang tagapagligtas at banal na Diyos ng Israel, magpapadala ako ng hukong laban sa Babilonia alang-alang sa inyo. Igibay ko ang mga pintuan ng kanyang lusod at maumuwi lamang sa iyakan ang kasayahan ng mga taga-roon. So, binabanggit po dito mga kapatid kasi po na bihag ng Babilonia ang mga Israelite. Amen? So, dito binibigyan ng kasiguruhan ng Panginoon na hindi sila pababayaan ng Panginoon. Ano ba naman mangyari sa kanila kapag ang Diyos ay suma sa kanila? Amen? So ngayon po, ano po ba ang gusto kong iparating sa bawat sa atin? Ang Diyos ba ay Diyos lang ng mga Israelita? Hindi ng mga Gentil? So ganito pong sinasabi. Kaya ito'y patungkol din po sa panahon natin, sa mga mananampalataya ngayon, kung sino yung binabanggit dito. Sa Roma 3:29-30, ganito po, ang Diyos ba ay Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? So, mga Hintil po, ito po yung mga hindi po mga Israelite. Mga Hintil, mga ibang bayan, mga ibang lugar. Diba? Kaya, oo, siya ay Diyos din ng mga Hintil. Sabagat isa lang ng Diyos, kapwa niya itinuturin na matuwid ang mga Hudyo at mga Hintil batay sa kanilang pananampalataya. Kaya yung mga sumasampalataya sa panahon na natin ngayon, mga sasampalataya pa, ay tinawag din Israelite. Amen? So, sa New Testament, kaya baka sabihin ng iba, Israel ang pinapanggit dyan. Hindi po ba? Hindi po. Ito po'y tumutukoy sa lahat ng mga mananampalataya. Oh. Sabi gano'n, sa Isaiah chapter 43, verse 1 hanggang 2, Israel, itong sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, huwag kang makatakot kapagkat ililigtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. So ito po'y applicable din sa atin. Yes! Kapagkat pinasok po natin, hindi lamang siya Diyos ng mga Hudyo, hindi siya Diyos din ng mga Hindi. Amen? Kaya ito po'y applicable din sa atin. Kaya tayo din po, itong salitang pinagdik dito, ikaw ay akin, kasama po ang mga mananampalataya ng KCSRC Worship Center. Amen? Amen. So, ano po ba yung gustong iparating sa atin? Amen? Ang ating pong title, Press Start. Kailangan simulan natin ito. Itong anniversary yung ito, itong lalakarin muli ng iglesia o ng church, ang mga susunod pang araw at oras, buwan, taon, kailangan magkaroon po tayo ng bagong pasimula. Yun ang nais ng Diyos. Amen? So, ano po ba yung sinabi? Ano po ba yung sinabi doon sa ating text po? Hindi po ba? Forget the former thing. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now, it is spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and a stream in the wasteland. Amen? So, ano po muna ko nang binabanggit ito? No? Kaya tayo mga mananampalataya po, no? tayo na haliligtas sa pamamagitan ng habag ng Diyos. Amen? Ephesians chapter 2 verse 18.
For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by work, so that no one can boast. So tayong pinalita sa pananampalataya dahil sa habag ng Diyos, para wala doon pagmalaki ang sinuman. Amen? So, number one na mensahe, sabi nga naman, forget the past. Former things do not dwell on the past. Ibuti lang raw natin yung mga bagay na nakaraan. Amen? Yan po muna-una. Tingnan niyo po mga kapatid, ano ba nangyari sa atin? Kung atin pong i-apply ito sa ating buhay ngayon, o sinasabi dito ng Panginoon sa kanyang salita, na pinapatungkulan niya din po ang mga hindi, tayo po yun, forget the past. Amen? Dimuti na ang mga palimpang. Tignan niyo po, ano nangyari sa atin? Tayo po, ano mo, merong pandemya. Hindi po ba? Pati ang church pinatigil sa gawain dahil yung physical distancing ay bawal po. Kaya nga po is 10% na ang inaalam. Oh, praise God, tayo po'y nagkaroon ng gawain. Amen? Kaya nakakapanabig po ang gawain tulad ito. So, ano po nangyari sa atin sa pandemang ito sa COVID? Tignan nyo, ano po kung ano naman binigay sa atin? Takot. Amen? Takot. Hindi ba? Takot lumabas ang tao. Kaya pinagbabawal ng paglabas dahil baka mahawa ng virus. Ang virus na ito'y nakamamatay. Hindi mo ba? Wala na pong taong hindi takot mamatay. Hindi mo ba? Kaya ano po? Takot. Para tayo nakukub na naman ang takot at nagihan na naman sa pagkaalipin na gaya ng mga Israelite, sila po'y lumaya na sa pagkaalipin. Pero ano po nangyari muli? Para tayong ibinabalik sa na tinatakot na naman tayo, kaya ano, forget the past. So hindi po sinasabi na huwag tayong mag-ingat, baka mag-misinterpret mo ng marami. Amen? Mag-ingat tayo, gawin natin yung mga protocol, health protocol, and then the rest, God will do something sa buhay po natin. God, divine protection ng Diyos. Bakit? Kasamahan kita, kahit ka na punta. Amen? Sabi nga nun, dumaan ka man sa hindi ka matutupo. Dumaan ka man sa ilo, hindi ka malulungo. Di po ba? So ito po, kaya sinabi ng ating Panginoon na mayroon kayong mata, hindi nakikita, mayroon kayong tainga, hindi narinig. Sinabi din ng Panginoon yun sa mga Israelite. Amen? So dapat po, oo, limitado tayo, pero dapat yung ating mga espiritual, emotionally, we are free kapag pinalaya tayo ng Diyos sa anumang pagkaibig. Kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, ang kalayaan. Amen? So yun po yung ibig sabihin dito, kaya po siguro ito binigay sa ating mensahe. Yung iba natatakot. Diba? Takot mag-business. Ano kaya ang magiging future natin? Future ng mga anak natin kung magiging normal itong pagkain na ito. Di ba? So ito po ang muna-muna. Look at the past. The former things do not dwell on the past. Amen? Kaya po sabi doon, forget the former thing. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it is spring up. You will perceive it. I am making a way in the wilderness and dream in the wasteland. Gagawa siya ng daan sa disyerto. Bila niyo po? Yung favor ng Diyos sa Israelite. At ito rin po yung favor sa atin na sinasabi niyo na huwag kayong matakot sapagkat meron akong gagawin bagay na hindi nyo sukat akalain. Kaya ano po, magpatuloy tayo. We must go on. Amen? Hanggang sa makatag natin ang gantimpala ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nag-aantay sa atin doon sa buhay na walang hanggan.
ano man ang mangyari dito sa lupa, mga magulang kapatid, kontrolado ng Panginoon sapagkat siya ay Diyos na hindi nagbabago ngayon at magpapakilala. Amen? That's you. Nakita po natin. Kaya ano, limutin natin. Hindi po sinasabi na maging pabaya na tayo sa mga pag-iingat. Mas lalo tayong maging mangingat sapagkat alam natin na ang Diyos ay kasama natin saan man tayo pumaparoon. Ano ba ang ating ginagawa pagpapalain tayo? Even in our business, even in our work, gagawa ang Diyos. Maging ang disyerto ay kaya niyang patubigan, maging ang disyerto ay kaya niyang gawa ng daan. Di po ba? Kaya ano po? Maging malaya tayo sa espiritual. Maging malaya tayo sa emotional. Oo, kinukulong tayo. Meron tayong mga pressure na naranasan sapagkat maraming bawal. Pero we are free from the bondages ng kaaway. Amen? That's the first. Okay. So it's press start. Bakit po press start? Amen? So, press start sapagkat mayroong gagawin ng Diyos na panibago sa buhay natin. Amen? Sa Pilipos 3:12-14, ano ba sinasabi ni Paul tungkol dun sa para marating niya yung hangganan? Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Verse 13, mga kapatid, hindi ko'y pinapalagay na nakamit ko na. Ngunit ang isang bagay ang ginagawa ko habang nililipot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Tingnan niyo po ang paningin ni Paul. Amen? Bagaman siya inaaring ito pa sa ibawo ng hindi ko umisakit at karamdaman nila meron tayong mga pangailangan, meron tayong dapat na gawin. Kapatid, ang focus niya ay nandoon sa hangganan, sa reward. Kaya ano, nililipot niya ang nakaraan at sinisikap niya ang mga bagay na pangkasalukuyan. Kaya mga magulang kapatid, wala tayong dapat katakot sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Amen? Stop making excuses. Hindi ko kaya ito, pagod na ako, ayoko na. Ano ang sagot ng Panginoon? Sagot ng Diyos, kaya mo yan. Philippians chapter 4 verse 13. Ang lahat ng ito'y magagawa mo dahil sa lahat na kaloob sa akin ni Kristo. Amen? So stop making excuses. Hindi na po panahon ng alam niyo ang maraming excuses. Ito po yung mga bata. Amen? Kailangan matuto tayong harapin ang mga responsibilidad, harapin ang mga bagay na dumarating ng may katapangan at pananampalataya sa Diyos, matatag sa Panginoon upang sa ganoon tayo po'y magtagumpay sa mundong ibabaw. Ang lahat ng ito, magagawa mo dahil sa lakas na kaloob sa atin ng Diyos. Amen? Sino nagbibili ng lakas sa atin? Ang ating Panginoon. Hindi natin magagawa ito sa pamamagitan ng ating sariling lakas, sariling natin karunungan, mga abilidad, kundi sa lakas ng Panginoon sapagkat siya, sa Kanya nagagaling ang lakas maging ang buhay ay galing sa Diyos. Amen? Kaya mo yan, kapatid. Amen? Kaya lahat ng mga nakikinig, nanonood, ang mensahe nito, kaya mo yan sapagkat kasama mo at kasama natin ang Diyos. Okay. Ano po yung katro? Letter T. Take an inventory of your life. Bakit po kailangan yung assessment? Inventory. Take an inventory of your life. Verse 2 in John, chapter 9, verse 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay
ay may disiplina sa lahat ng bagay. Upang magkamit ng isang gantimpala, panandalian lamang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghamang panahon or eternity. Amen? Bakit po take an inventory? So, lahat daw ng manlalaro ay kailangan nagsasanay at may disiplina. Kaya mahalaga pa rin po mga mahal kapatid yung pagdidisiplina sa ating sarili. Habang narito po tayo sa mundong ibabaw, disiplinahin natin yung ating sarili upang makamit daw natin yung gantimpala. At ang inihalan tulad po ito yung mga manlalaro. Nagsasanay, nagdidisiplina upang pagdating ng kompetisyon ay magwagi sila at manalo at makarating sa finish niya. Ganun din po isang mananampalataya. Amen? Kaya yung Christian living dapat po hindi nawawala sa isang Christian. Amen? Disiplinahin natin yung mga ang isa pong problema ng mga Pilipino daw po ay yung mamiyana habit. Amen? Ano ba ho? Sakana habit. At ano ho? Meron mo tayong katang. No? Ano yung katang? Katamaran. Diba? Pwede nyo mag-uwin ngayon. Pinagpapaliban. At ito pong spiritual na bagay, mga magulang kapatid. Hindi po ito pwedeng sakana. At kapag nangyari na, sakana. Ito po'y kailangan, habang narito po tayo sa bundong ibabaw na ito, i-practice na natin. Amen? Sanayin na natin ang ating sarili, sanayin na natin ang ating buhay, sa pagbabasa ng kanyang salita, pagpupuri sa Diyos, pananalangin, at pag-share ng Word of God habang may panahon pa. Amen? So yan po, yung ating time, talent, and treasure. Mahalaga. Habang tayo po yung ipamayan dito, tayo po ay, ano, disiplinahin natin yung ating sarili. Di po ba? So naalala po ating Panginoon, Jesucristo, kasama ang kanyang mga disipulo. Nung malapit na hulihin ang ating Panginoon, ano po nangyayari sa kanila? Pati ang mga disipulo ay huhulihin. No? Sila po ay ano, natatakot din kaya sila ay nagpe-fellowship sa loob ng bahay at nakapinit ang lahat ng pintuan, bintana. Siguro yung praise and worship nila ay mahina lang para hindi marinig sa labas. Yung panahon yun, nagtatago rin siya. Amen? So, maaaring sabihin nyo, baka dumating ang fellowship, napatago na rin ang gawain. Kaya mga magulang kapatid, habang may oras, habang ang Bible ay open pa, disiplinahin natin ang sarili natin, mga magulang kapatid, sa pagbabasa ng kanyang salita. Amen. Sa pananalangin sa, at pakipag-usap sa ating Panginoon. Pagpupuri sa Kanya kahit na po tayo nasa bahay. Amen? Sapagkat ito pong bagay nito mga magpapalakasan, magpapalakas sa atin sa spiritual na bagay kung paano mo tayo kumakain 3 times a day sa maghapon. Ganun din po gawin natin sa spiritual. Amen? Panabigan natin ang mga bagay na spiritual at yung ating focus, yung ating paningin ay nakatingin na nakatoon na sa mga bagay na hindi nakikita. At doon sa finish line na kung saan naroroon ang ating Panginoon, ay naroroon din tayo. Amen? Yan po ang tatlo. Ikaapat, act on your faith. Letter A. Act on your faith. James chapter 2 verse 17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Diba? Ipakita natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Di po ba?
mga magulang kapatid, kung ako lang po tatanungin, hindi po ako kayang pigilan sa pagdalo sa Panginoon, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, at sa pagpupuri sa Kanya. Amen? Na tayo po ay ano, i-practice na natin ito, mga magulang kapatid, na kung minsan pong mahirap, mahigpit, at maaaring tumating pang lalong mas mahigpit na sitwasyon sa pagpupuri natin sa Diyos. Amen? At ngayon din, yung ating pananampalataya, faith without work is dead. Amen? Kaya saan man tayo naroon? Ako po'y nananalig na nanampalataya na we are protected by the power of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen? We are protected. Bakit? Dahil sabi niya nun, hindi maano ang mga Israel. Israelite. Nasabahan sila. Amen? So yun po yung fresh start na dapat po ay makuha natin sa ating mga puso't isipan na ang Diyos po ay buhay. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos na mga Israelite ay Diyos din natin. At ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay siyang ding Diyos na ating sinasampalataya. And He will never leave us nor forsake us. Amen? At Panginoon. Sabi ka nang kanina, evaluate ourselves regarding maturity. Diba? Hindi yung konting problema, konting hirap ng buhay, agad tayong nadadaig ng mga pagsubok sa ating buhay. Pakita natin na anuman ang mangyari, tayo ay sa Panginoon. At hindi tayo bibitaw para sa Panginoon. Number 5, repurpose your thought, repeat and review your mind. Philippians chapter 4 verse 8, bilang pagkatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Kamusta na natin mga pag-iisip? Kamusta na yung ating mga iniisip? Nandiyan pa rin ba ang mga pagkatakot? Nandiyan pa rin ba ang mga pag-aalala sa mga bagay na darating? Nandiyan pa rin ba yung mga kaisipan na makaluma at yung bagay na sinasabi ng Panginoon na limutin na natin yung mga nakaraan? Amen? Kasi buong tao, ano po? Kaya hindi makabukol ang tao kasi lagi siyang nabubuhay sa nakaraan. At madalas natin iniisip po, lagi na filing cabinet yung ating isip, yung mga failure natin. At yung mga masasamang nangyari sa buhay natin. Kaya ang tao po hindi hindi lagi nagpapasalamat kasi lagi nasa isip niya yung mga bagay na problema, failure sa kanyang buhay. Dapat isipin daw natin alin yung mga bagay na karapat dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, parangal, matuwid, malinis, ibig-ibig at tagalang-galang. Amen? Alam niyo po, napakahalaga ng isip. Sapagkat ang isip po, your mind is the battleground. Diyan, naglalaban. Hindi mo ba? Kaya lamang, ang dami nating mga thought, mga isip natin, naiisip, no? Dapat dyan sinasala ng salita ng Diyos. Sinasala ng banal ng Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya hindi tayo makabukol. Isipin ka agad natin, ako. No? Kaya tingnan nyo, ang itinutulog nitong pandemya na ito. Isan, namalengke ka lang. Ha? Nasa gate pa lang, gusto hubaran ka na dahil may pakalipayos yung damit mo. Hindi ka tuloy makalabas-labas. Di mo ba?
pagtitila ka. Pag pinakitang medyo matanda, kagaya namin mga senior, ako, may COVID yan. Tingnan yung mga isip mo ng tao. Yan ba yung kapuri-puri? Yan ba yung mga bagay na iniintip ng kaaway? Di mo ba? Di mo ba yung mga nangyari po sa atin? Para tayong hindi na malaya, hindi na makagalaw, no? Tingnan nyo, pati mga estudyante. No? Dapat naman mag-ingat. Pero yung sobra na, halos hindi ka na ang pagdududa ngayon sa tao, di mo ba? Pati asawa mo, pati anak mo, o physical distancing, di mo ba? Natalik na tayo doon, mga kapatid. Kaya ito po yung minimessage, rest time. Hindi ko sinasabing huwag tayong maging maingat, ano po? Lalo tayong maging maingat, pero yung ating espiritu, yung ating emotional, yung ating pag-iisip ay dapat malinis. Yung mga bagay na kapuri-puri sa Diyos. Yung mga bagay na totoo. Di ba? Hindi niyo po ba naisip yun? Diba ikaw po mag-iisip ka ng masama sa kapwa mo? Ako lagi yung iniisip eh. Hindi, protektado ako ng Diyos. Amen. Lagi ko iniisip, mahal ako ng Diyos. Lagi ko iniisip, God will provide. Buhay ang Diyos. Amen. Amen. Dapat natin isa-isip, mga kapatid, na hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. At tayo ay dating hindi bayan, ginawa niya tayong bayan. At ginawa niya pa tayong kaibigan. At ginawa tayo mga anak ng Diyos kung tayo tumanggap sa Kanya. Sapagkat ang sabi po sa 1:12, ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay pinagkaloob niya ng karapatan maging anak ng Diyos. At kung tayo anak ng Diyos, tayo ay tigapagmana anong bagay. Amen. Maging ng kahayan ng Diyos. Amen. Amen. Focus your thought, repeat, and renew your mind. Baguhin na natin, kapatid. Huwag tayong mag-isip ng masama sa kapwa. Huwag tayong mag-isip ng masama, lalo na sa mga kapatiran. Huwag tayong mag-isip. Hindi, lagay natin sa isip natin yung mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na totoo, barangay. Malinis, ibig-ibig, at kagalangan. Number 6, trust God and the benefit. Make you succeed. Magtiwala sa Panginoon. Amen? Letter E. And start the last letter. Trust God and depend in Him to make you succeed. Para daw tayo magtagumpay sa mundong iba mo na ito, mapagpala, trust in the Lord. Kami ka ang tracing of faith. Kaya may ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananahan sa sariling karunungan sa lahat ng iyong gawain siya ay alalahanin upang ika'y patubayan sa iyong mga patahanin. So, hindi natin sinasabi na kaya tayo hindi natatakot, natitiwala tayo sa sarili natin. Tiwala tayo sa Diyos na tumawag sa atin. Amen? Trust God. Ano ba yung pagtitiwala? Ang pagtitiwala po ay lahat ng gagawin mo, ipinaubaya mo na sa Diyos sapagkat tayong tao ay limitasyon. At nagtitiwala tayo sa kanyang mga pangako na hindi tayo pumupaya ng Diyos hanggang sa katapusan ng mundong ibabaw na ito. At tiyak na may katapusan. At yung mga bagay na darating pa, mga magulang kapatid na lalong magiging mahigpit at hindi natin alam at maaaring mga kakulangan sa pagkain, kakulangan ng trabaho, kakulangan sa pagkaharap buhay, ano pa ho? Nagtiwala tayo sa Diyos. Sapagkat gagawa ang Diyos ng kaparaanan na gaya na sinasabi sa mga Israelite, gagawa siya ng daan sa disyerto. Amen? Nalagay niya ng patubig ang disyerto. Ano po ibig sabihin doon? Gagawa ang Diyos ng tanda't himala sa kabila ng mga sulit na problema
na kinaharap ng kanyang mga anak. Kailan mahal ng Diyos? Kung kailan may solidarity, kung kailan may problema, kung kailan wala nang magawa ang tao, kagawa ang Diyos para ipakita sa iyo ang kanyang kapangyarihan na hindi lilipas at hindi upupak magpakailan. To God be the glory. Amen. Mga magulang kapatid, press start. Forget the past. Stop making excuses. Take an inventory of your life. Act in faith. Refocus your thought. Thinking, renew your mind. And trust God. Tayo pong lahat ay magsitayo. Hallelujah. Nagpupunin po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa imisahin na binigay sa atin. Ngayong 23rd anniversary, O Diyos. Napaka-ganda ng iyong mensahe, Panginoon. Sa tatahakin pa namin mga oras at araw, panahon sa aming buhay, even your church, O God, even yung mga virtual, Panginoon, na nanonood through social media, Panginoon, mga kapatiran namin na hindi makadalo because of transportation. At hindi ko rin alam, Panginoon, kung ano ang kanilang mga ginagawa at ang mga bagay na kanilang pinagtutuunan ngayon ng pati. Ama, nakita po namin, O Diyos, na hindi mo pababayaan ang iyong mga anak sapagkat kasama ang amin. O Diyos, at ano mang problema at sulit rin, O Diyos, na daraanan namin, O Diyos, ay kaya mong gawin ng solusyon at kaya mong gumawa ng himala na gaya na sinabi mo sa iyong salita, sa disyerto ay gagawa ka ng daan at dumaan man kami sa ilog ay hindi kami malulunod, dumaan man kami sa apoy hindi kami matutupo, sapagkat ganon ang iyong kapangyarihan at hindi malilimitahan. At kami din po ay bayan mo, Panginoon, na gaya ng iyong sinabi sa iyong salita. Ang Diyos na nasa langit sa pangalan ni Jesus, dinadalangin ko po ang bawat isa na narito at ang mga nanonood, Panginoon, ang mensahe nito at nakikinig, sinasalita ko po ang masaganang biyaya at pagpapala. At dinadalangin ko rin, O Diyos, na kami po ay protectional mo, Panginoon, saan magsasakitan ka ng tao. At tinadalain ko rin na pagpalain ang iyong manang anuman ang kanilang paghahanap buhay, pagtatrabaho, O Diyos, pinagkakitaan, Panginoon. Sapagkat hindi ka nalilimitahan ng kapangyarihan, Panginoon. Ama, maraming salamat sa iyong salita. Tanggapin mo po ang lahat ng aming pasasalamat, lahat ng aming pagpupuri, dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, ang lahat na karang ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless you. Glory. Hallelujah. Minsan pa rin po yung awan ng pagsimba.